isinulat ni Giovanni Pido ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Naaswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang kasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shyla Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang tulay sa Sydney Harbor. Taong 1970 sa Sydney, si David Freeman ay masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Buhay niya ang kanyang anak na si Luna. Paalam, mahal! Paalam, Papa! Si Luna ay isang pabago-bagong bata. Mahilig siyang tumulong sa kanyang ina. Ngunit minsan, bigla itong mananahimik tuwing makikita niya ang litrato ng lolong si Ralph Freeman. Malapit si Luna sa litratong ito. Gusto niyang malaman lahat ng bagay tungkol sa kanyang lolo. Mama, ilarawan mo po si lolo. Ang iyong ama ay napakamarahan. Siyang gumawa ng sikat na Sydney Harbor Bridge. Nakatanggap pa siya ng gantimpala. Alam ko ang lahat ng yan. Kwentuhan mo ko ng mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Luna, naikwento ko na sa'yo lahat ng alam ko. Kung may gusto ka pang malaman, tanungin mo iyong ama. Tinanong ko na siya ng maraming beses, pero parehas lang kayo na sinasabi. Mukhang parehas kayong walang alam tungkol kay Lolo. Mas mabuti pang wala muna ang alam tungkol sa kanya ngayon. Nailis na umilis si Luna. Alam niyang may tinatago ang kanyang ama at ina sa kanya. Pero ano kaya iyon? Nagsimulang maghanap si Luna ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo. Naghanap siya ng mga lumang dyaryo. Ano ang ginagawa mo? Nagbabasa ako ng lumang dyaryo. Pero bakit? Para makilala pa si lolo. Nadismaya si Bella matapos itong marinig. Ito ang pinakakatakutan niyang mangyari. Nang gabing iyon, sinabi ni Bella kay David ang pagsasaliksik ni Luna. Mas lalakas lang ang pang-uusisa ni Luna. Dapat pa nating sabihin kay Luna ang sikreto ng kanyang lolo? Hindi. Masyado pa siyang bata. Sabihin natin sa tamang panahon. Birthday ni Luna ngayon. Nag-aasikaso ang buong pamilya, pero nakatayo si Luna sa harap ng litrato ng kanyang lolo. Naintindihan ni David ang kuryosidad ni Luna kaya pinuntahan niya ito. Naglagay ng locket si David sa leeg ni Luna at humalik sa kanyang noo. Maligayang kaarawan, mahal ko. Salamat, Papa. Lahat kami naghahanda para sa party mo, pero nandito ka at nakatingin sa lolo mo. Papa, gusto ko pong malaman ang tungkol kay Lolo. Nasabi ko na lahat ng alam ko. Ano pang gusto mong malaman? Papa, sinabi mo lang sa akin lahat ng alam ng ibang tao. Wala kang sinabing personal na detalya tungkol sa iyong ama. Luna, isa siyang abalang lalaki. Madalas nagtatrabaho lang siya magdamag. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya dahil hindi kami madalas na magkasama. Nang siya'y magretiro, matanda na siya at hindi na malakas para magkwento.
Sige, Papa. Pero may gusto akong regalo mula sa'yo. Pero hindi ka pwede tumanggi. Mangako ka. Pangako? Gusto ko makita ang Sydney Harbor Bridge ni Lolo. Ano? Sabi mo hindi ka tatanggi. Pero napakalayo nun. Masyadong matagal bago makapunta dun. Wala akong pake. Gusto ko makita ang Sydney Harbor Bridge bukas. Matapos kausapin ang kanyang ama, tumulong si Luna sa kanyang pamilya para sa kanyang selebrasyon. Masama ang loob ng mag-asawang si David at Bella nang sumapit ang gabi. Bakit ka pumayag? Kailan ako pumayag? Si Luna ang nagplano mag-isa. Bata pa lang siya. Alam mo naman, di ba? Sumpa ang tulay na yan sa ating pamilya. Alam ko, pero ang pagpunta doon ay okay lang. Walang mangyayari. Babalik kami bago sumapit ang gabi. Sabihin mo na lang kay Luna ang totoo. Hindi. Hindi pa tamang oras. Hindi makatulog si Bella at David. Kinabukasan, masayang naghanda si Luna. Papa, tara na. Late na tayo. Papunta na. Kahit labag sa kanilang loob, nag-drive si David at Bella kasama si Luna papunta sa tulay ng Sydney Harbor. Pagkaupo nila ng kotse, nahulog ang litrato ni Ralph Freeman, dahilan para kumalat ang salamin at bubong. Pakiramdam ni Luna magkakatotoo na ang pangarap niyang araw. Ngunit nag-aalala si Bella at David. Gabi na nang makarating sila sa tulay. Sa wakas, nakarating tayo. Papa, hindi naman pala malayo ang tulay na ito. Bilisan mo lang ang pagtingin. Kailangan nating umuwi kaagad. Pero kararating lang natin, Mama. Nabighani si Luna sa tulay at medyo naluha sa ganda nito. Ang laki naman nito. Paano nagawa to ni Lolo? Maya-maya, hinawakan ni Luna ang rehas ng tulay at biglang umalog ang tulay. Dumilat ang tatlong kalansay na nakalibing sa loob ng tulay. Papa, anong nangyayari? Kailangan na nating umalis dito. Pero bakit? Anong nangyayari? Anong tinatago niyo sa akin? Isang sumpa itong tulay sa ating pamilya. Mayroong aksidente habang ginagawa itong tulay. Tatlong manggagawa ang namatay dito. Hawak nila ang railings nang biglang tumakbo ang iyong lolo. Humingi ng tulong ang tatlo sa iyong lolo ngunit natakot ang iyong lolo na mamatay kapag tumulong siya. Kaya iniwan na lang niya ang tatlo sa ilalim ng tulay at nakakulong ang kanilang mga kaluluwa dito. May nakwento ang lolo mo na nakita niya ang tatlong kalansay dito. Pagkatapos noon, biglang nakita ang patay niyang katawan dito. Sinabi niya sa kanyang diary na walang sino man mula sa ating pamilya ang dapat lumapit dito. Papa, sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Umalis na tayo dito! Pumasok na kayo sa kotse! Nakasakay na si Luna at Bella, pero pagkabukas ni David sa kotse, pinalutang siya ng isang kalansay kasama ang pinto. Bella! Luna! Umalis kayo dito! Tumakbo si Bella sa driver's seat para makaalis, pero pinalipad rin siya ng isa pang kalansay sa hangin. Takbo, Luna! Nagulat si Luna. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit hindi siya makatakas. Binuhas niya ang lahat ng lakas niya, ngunit tila walang katapusan ang tulay.
Matatapos na ang ating paghihiganti. Katapusan na ng pamilyang Freeman! Hinawakan ng kalansay si Luna at ibinagsak siya nito sa lupa. Nabuksan ang locket ni Luna. Nakita ang cross nito. Kuminang ang locket. Sinubukan niyang hawakan ulit si Luna, pero hindi na tumalang. Nalaman ni Luna na iingatan siya ng locket. Sinubukan niyang tumakas muli, pero tila humahaba lang ang tulay. Ano nang gagawin ko? Paano ba ako makakaalis dito? Nakita ni Luna ang ilog at tumalon na lang siya sa tubig sa ibaba. Magaling siyang lumangoy. Sinubukan siyang habulin ng mga kalansay, pero hindi nila nagawa. Lumangoy siya sa kabilang parte ng ilog. Nakaupo si Luna sa harap ng litrato ng kanyang lolo. Dala pa rin niya ang locket sa kanyang leeg. Pero ngayon, 70 taon na siya at hindi na 18 taong gulang. Naiyak pa rin siya kapag naaalala ang aksidente sa tulay ng Sydney Harbor. Ang pagpunta sa tulay na yon, ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Patawarin niyo ako, Lolo, Mama, at Papa. Patawad. Ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni. Dumako na tayo sa shout-out portion. Shout-out to our members. Bob and Joe, Auntie Ngera, Alexis Marquez, Regina Ruiz, Queen Isabel, Girly Guillermo, Magic Lampara, Drixia Braille Jamela Pido, Athena Phoenix, Ermine Guard, Kwentong Karimlan, Mga Kwento ni Karina, Philippine Mountaineering Society, Adventure Philippines. Shout out to Yolanda Gintivano, Destura Maria Cristina, Condesa, Cherry Saferina Montelibano, Ronnie and Joe, Jeffrey Bersabal, Michelle Satron, Antoniano Bari, Scary Hour PH, Kat Bolglar, Che Medina 15, My Bosch Alarde, Jemar Belarmino, Lakay Stories, Marites Agrapiador, Imelda Pasco, Dazzle Works, Aries Creep Horror Tales, El Bilingan, Creepy Short Tale, Madriaga Jamji, Anastasia Valentina Rice,
Venom Empire, Badeta Plaza, Ang Regala, Mac Cuento, Franz Mine Orellanes Ramos. Shout out also to Mom Grace Hernandez, Mary Jean MJ Carayo, Paris Miki Philippines, Commander Liwayway, Climber Philippines, at sa lahat ng OFW na silent listeners ni ang manlalakbay na manunulat.